Bago pa man magsimula ang bagong season, ay pinaniwalaan na nga po nakakayanin ng Denver Nuggets na umangat muli sa Western Conference. Ang problema, wala nga silang kasiguraduhan kung makakasabay sila sa mas malalakas na kupunan. Halos lahat nga po ng ibang mga teams nag-improve o kung hindi naman pinanatili ang lakas ng lineup. Kaya dahil dyan, naapektuhan nga po nito ang relasyon ni Coach Mike Malone sa kanilang front office. Sa katunayan, ayon nga po sa lumabas na balita ngayong araw ng Zach Lowe ng ESPN, hindi nga daw nito nagustuhan ang pagpapakawala nila kay Kentavious Caldwell-Pope sa market. Wala rin naman nga pong ginawa ang kanilang team para lamang mapanatili ito. Diyan nga po nagsimulang masira ang tingin ni Coach Mike Malone sa front office ng Nuggets. Bukod dyan, hindi rin naman siya kumbinsido sa ginawang move at kinuhang mga bagong player nila ngayong off-season, kaya eto na nga po ang posibleng simula ng gulo o drama sa kanilang prangkisa. Samantala, imbes nga po na gumawa ang Lakers ng trade para makakuha sila ng malalaking pangalan bago magsimula ang training camp, mas nakafocus nga po ang front office ngayon sa pagkuha ng ilang mga hindi namang kagalingang player. Pero hindi rin naman sila rason bakit nila yung ginagawa, at eto nga dahil tanggap ng kanilang team. Wala na nga silang magagawang pagbabago. Ayaw rin naman nga po nilang gumawa dito ng ilang mga maliliit na trade na wala nga pong epekto sa kanilang lineup. Dahil dyan, ibinulgar nga po ng isang insider, babawi na lamang ang Lakers bago ang trade deadline. Sa katunayan, hindi nga po nila ipinapamigay ang kanilang mga asset ngayon since balak nga nilang mag-all-in sa pagkuha kay Jonas Valanciunas mula sa Washington kapag nabigo nga po ang kanilang team na umangat sa West standings. Gagamitin nga po nilang mga ito para matupad at makuha ang matagal ng gustong sentro na ipang tandem kay Anthony Davis. Sa kabilang banda, kahit anuman nga po ang nangyari sa Golden State Warriors, isa pa rin naman sila sa mga maituturing na championship contender dahil kay Stephen Curry. Ngunit ibang-iba ang mga opinyon patungkol dito ng mga head coach ng NBA. Ayon nga po sa isang anonymous head coach, maikukumpara nga daw po niya ang Golden State ngayon sa isang palaos na rock band kung saan bagamat naandyan pa sa kanila ang kanilang leader, napakaganda pa ang kanilang ginawa ngayon, hindi na rin naman nga ito katulad ng dati. Sa madaling salita, tuluyan na nga pong tapos ang dinastiya ng Golden State. Sa katunayan, wala rin naman nga po silang nagawang magandang record sa nakalipas na 2 taon. At ang kampeonato nga po pinanaluna nila laban sa Boston taong 2022, maituring ng Lifetime Achievement Award since malaki ang posibilidad na ito na ang huling titulo na makukuha nila. Dahil nga sa sunod-sunod na pagkawala ng kanila mga championship player, ganyan nga sila binabastos at minamaliit ngayon ng ibang kupunan. Kaya hindi na nakakagulat kung mas magiging gutom si Stephen Curry sa ipinakita ang tunay na lakas ng kanilang lineup. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.